Nagwaldas na naman ako ng pera at eto guys, binili ko na ang most requested na review. Eto si Tecno Pova 4. Yes, nagustuhan ko talaga yung kanyang previous version, which is ang Tecno Pova 3. Yun talaga guys ang isa sa mga paborito kong smartphone ngayong 2022. Pero bago pang nirelease ang phone na yun, at meron na nung bago, so parang binabanatan talaga tayo ng Tecno ngayong 2022, ano? Well, tingnan natin ngayon kung worth it nga ba talaga to. Dahil nga guys, pinaplano ko tong gawing gaming phone, even though budget phone na siya. Dahil nga wala ng pera, so binenta ko na yung mga Black Shark, mga Xiaomi. Eto na guys ang plano kong gawing gaming phone ngayon. Specs wise guys, para sa akin medyo nag-downgrade siya sa mga iba't ibang parte galing sa Tecno Pova 3. Pero pag-uusapan natin yan maya-maya dahil nga marami ring mga upgrades dito sa phone na to. So napaka-excited ko na talagang i-unbox at magkaroon ng full review with this phone. Kaya naman, simulan natin in 3, 2, 1, let's go! Guys, I'm JP and this is JTeen TV. So bago tayo magpatuloy sa pag-unbox, I just want you to know na meron kaming 100,000 subscribers phone giveaway. That is why subscribe na. Now, kung makikita natin dito sa kanyang harapan, meron tayong malaking apat. Malaking number 4 para malaman talaga natin na ito ang pinakabago, Pova 4. So dito naman sa likod nakalagay ang kanyang mga main specs and dito naman sa may taas nakalagay ang kanyang mga main features. Now meron itong pa-peel off dito sa pag-unbox natin pero na-peel ko na to syempre dahil nga ni-review ko na siya. Ngayon mag-proceed naman tayo dito sa kanyang laman dahil nga ito talaga ang pinaka-importante. So ayan, ang unang bubungad sa atin kapag binuksan ang kanyang box ay ang kanyang mismong smartphone. Nandito ang kanyang mga main specs and features. So, paulit-ulit na lang. Pagkatapos naman yan, nandito ang kanyang plastic separator. 12 plus 1 month warranty. Meron tayong paperworks. Clear na jelly case na may accent na dark. At ayan na nga ang pinakailalim na parte ng kanyang box. Meron tayong maliit na box dito. At kapag i-open naman natin, marami ang bubungad sa atin dito. Ayan. Kung makikita ninyo, nakalagay dito ang kanyang SIM ejector pin. At dito naman sa gitna, nakalagay ang kanyang earphones at ang kanyang charging cable. So, ayan. Meron tayong Type-C cable dito, guys. So, Type-C na po ang ating smartphone, which is ganoon naman talaga sa Pova 3. Now, syempre, lastly, nakalagay dito ang kanyang 18 watts charging adapter. So, parang medyo low quality yung kanyang charger, guys. Parang madaling masira. So, eto na nga si Tecno Pova 4 in the flesh. And kung makikita naman ninyo, medyo malayo talaga siya sa kanyang picture. Dahil nga guys, parang on fire talaga ang kanyang design pagdating sa picture. Pero pagdating sa personal, mapapasabi ko na lang, ay, yan lang. Well, siguro para sa inyo, napakaganda. O di kaya man napaka-shining, shimmering ng Tecno Pova 4. Nakita ko na kasi yung Tecno Pova 3. And para sa akin, medyo mas maganda talaga yon kumpara dito sa design ng phone na to. Well, meron pa rin naman siyang pang-gaming na patterns like etong mga line-line dito sa kanya likod. Pero para sa akin guys, mas nagustuhan ko talaga yung pagka-clean ng Tecno Pova 3. And also, in the back perspective, flat back po ang kanilang ginawa na design dito sa Tecno Pova 4. Para sa akin, dapat kapag flat ang back, flat din pagdating dito sa sides. Pero guys, kung makikita ninyo, meron po tayong mga curve dito. And siguro para hindi masyadong masakit sa kamay. Pero kapag gagawin natin curve yung kanyang mga sides, dapat ginawa na rin curve etong kanyang likod para mas comfy. Which is ganon ang design ng Tecno Pova 3. And also, pagdating sa camera guys, naging dalawa na lang siya kumpara sa tatlo na nandun sa Tecno Pova 3. So ano bang ginagawa natin dito Tecno? Akala ko ba upgrade to? So bakit ba naging dalawa na lang? Well of course, tingnan natin mamaya kung maganda ba talaga ang kanyang camera. Ngayon, mag-proceed naman tayo dito sa kanyang mga sides. Well, kompleto pa rin naman siya guys. Dahil nga nandito sa ibaba, nakalagay ang kanyang 3.5mm port, microphone, Type-C port at ang kanyang speaker grills. Dito naman sa right side, nakalagay ang kanyang volume rockers with fingerprint scanner / power button. Dito naman sa left side, nakalagay ang kanyang SIM card tray, which is gustong gusto ko talaga dahil nga meron siyang 2 SIM card at isang micro SD card slot. So, kumpletong-kumpleto pa rin ang phone ito. Ngayon, dito naman sa top, wala po tayong makikita. But, dito sa my front side, nakalagay ang kanyang earpiece, which is nagdo-double din as secondary speaker. So, meron na tayong dual speaker dito sa front ito. And also, if ikaw ay mahilig mag-selfie in the dark, o di ka man mag-video o mag-vlog sa gabi, well guys, meron na ring
front flash ang phone nito. So, okay na okay na talaga siya para sa akin. Ngayon, para malaman naman ninyo kung gaano kaganda ang kanyang speaker, well, definitely listen to this one. Now, sa display naman ng phone ito, ito po ay merong 6.82-inch IPS LCD display with 720p HD Plus resolution and 90Hz refresh rate. For me guys, ang hindi ko lang medyo nagustuhan dito is that meron lang po siyang 720p. Pero guys, okay pa rin naman to para sa akin. Kaso nga lang, medyo sayang dahil ngayong Tecno Pova 3 na kanyang previous generation ay meron ng 1080p Full HD Plus display. So medyo nag-downgrade po ang display ng phone na to. Ngayon, goods pa rin naman siya overall since meron pa rin siyang punch-hole display and also 90Hz refresh rate, which is para sa akin guys ay napaka-smooth talaga. Kahit na ilang scroll pa dito sa homepage, Facebook at YouTube, abay napaka-smooth talaga ng phone na to. Hindi po siya nadedelay-delay o di ka naman naglalag. So para sa akin, okay na okay talaga ang 90Hz refresh rate. Ngayon, kapag ikaw ay gustong-gusto talaga mag-watch ng movies in details, like mapapansin mo talaga kapag high quality o hindi, well guys, medyo madidismaya ka dito sa phone to dahil nga 720p lang siya. So, hindi mo talaga mamamaximize yung inyong panonood ng mga movies and videos dito sa phone na to. Which is, para sa'yan guys, yun lang naman ang medyo downside pagdating dito sa display ng phone na to. Ngayon, punta naman natin ang performance ng phone na to. So, as usual, yung mga bagong release ng Tecno ay meron ng Android 12. Kaso nga lang, I'm pretty sure na hindi na to aabot ng mga ilang updates like Android 13. Dahil nga guys, doon talaga mahina si Infinix, Tecno at marami pang mga ibang brands na bago. Napaka-rare lang talaga nila maglabas ng iba't ibang updates para sa kanilang mga smartphone. So yun lang, sinasabi ko lang sa inyo. Ngayon, pagdating sa kanyang processor, napakaganda talaga ng processor ng phone ito dahil nga meron na siyang MediaTek Helio G99 with octa-core CPU up to 2.2 GHz and Mali G52 MC2 naman pagdating sa kanyang GPU. Now, okay ba talaga to pagdating sa usual o di ka naman mga casual na ating ginagawa? Well, para sa akin guys, abay okay na talaga o di ka naman napaka-usable na talaga ng phone ito for daily use. Hindi siya naglalag kapag nag-open ng apps o di ka naman nade-delay, especially kapag ikaw ay adult na tapos text, tawag, chats at mga ganyan lang ginagawa mo. Well guys, walang problema yan dito sa phone to. Dito talaga siya sa performance nag-improve o di ka naman nag-shine kumpara sa mga iba't ibang smartphone at this price range. Pagdating dito sa performance ng phone to guys, this is easily one of the best pagdating sa kanyang price. Naglaro ako ng iba't ibang games dito sa phone to guys, especially ang Mobile Legends kung saan marami sa atin ang addict dito sa game na to. Pero guys, sa Mobile Legends, meron siyang high graphics with high refresh rate and super smooth, super playable po ang Mobile Legends dito sa phone na to. Mag-e-enjoy ka talaga and also napaka-rare lang talaga magkaroon ng lags and frame drops with this phone. Siguro guys, kapag uminit lang o di ka naman napaka-init ng inyong paligid, well guys, medyo magkakaroon ng throttling which is nagli-lead sa paglalag at pagkakaroon ng frame drops. So kapag ganyan, well, gumamit ka na lang ng fan cooler o di ka naman maglaro kayo sa harap ng electric fan. Dito naman sa Call of Duty, saktuhan lang po ang kanyang graphics dahil nga meron siyang medium graphics with high frame rate. Para sa akin, okay lang naman to dahil nga sa kanyang price, abay ganitong-ganito naman talaga ang mga settings kadalasan. Pero guys, as you can see sa aking gameplay dito, napaka-okay namang tingnan ang kanyang graphics even though 720p lang ang kanyang display. Pero para sa akin guys, bawing-bawing naman siya dahil nga punch-hole display na and also 90Hz na. So gamit na gamit talaga kapag merong high refresh rate guys, especially pagdating sa gaming. Dahil nga so far ay nag-e-enjoy talaga ako sa paglaro ng Call of Duty with this phone. Overall, pagdating dito sa game na to, katulad na katulad lang sa Mobile Legends. Medyo nag-iinit din siya kapag tumagal na. So, maglaro na lang kayo sa harap ng electric fan. Dito naman sa Genshin Impact, which is ang pinakamabigat, di ka naman isa sa mga pinakamabigat na game dito sa App Store and Play Store, well, playable pa rin naman ang phone na to. Dahil nga, para sa akin, medyo malakas na rin talaga ang Helio G99. Pero syempre, huwag tayong mag-expect ng napakataas na graphics dahil nga, medium o di ka naman low graphics lang ang pwede nating laro in dito sa Genshin Impact. And for my experience, minsan lang talaga magkaroon ng lag and frame drops kapag nagka-clash dito sa Genshin Impact. Napaka-optimize na talaga ng processor nito pagdating sa gaming. Also, hindi ko nga pala nabanggit na meron itong 8GB of RAM kumpara sa Tecno Pova 3 na meron lamang 6. And para sa akin guys, okay na okay talaga to dahil nga makakapag-multitask ka ng mas maraming apps or games with this phone. And also,
meron ka pang expandable na 5 gig. So 8 plus 5 equals 13 gig total RAM. Para sa inyo guys, okay na talaga nang magkaroon ng ganitong RAM dito sa isang 7,000 plus na smartphone. So, mas mataas ang kanyang AnTuTu, which is 318,000 plus. So, para sa inyo guys, overall, this might be the reason kung bakit nyo dapat bilhin ang phone na to. Dahil nga napakalakas talaga ng kanyang processor. Meron akong nakitang smartphone guys na same processor, pero yung kanyang price ay 15,000 plus. So, 17,000 ata yun. So, napaka-overpriced na talaga. Eto guys, sulit na sulit and okay na talaga pang gaming. Ngayon, dito naman sa kanyang battery, medyo nag-downgrade ang phone ito. Dahil nga 6,000 mAh na lang siya, galing sa 7,000 na nandun sa Pova 3. Malaking diferensya yon. Dahil nga yung Pova 3 ko dati, parang umabot ako na 3 araw ata na hindi nag-charge. Pero eto guys, maximum 2 araw na casual usage. Kayang-kaya talaga ng phone ito. And also, pagdating sa kanyang charging time, medyo mabagal din dahil nga 18 watts lang po siya. And also, napalaki ng kanyang battery, 6,000. So, 3 hours and 40 minutes yung pag-charge ko dito sa phone ito. Depende na yun guys sa inyo. Kung gusto nyo yung faster charging, well, definitely, wait sa ating parating na review ng Tecno Pova 4 Pro dahil nga mas mabilis ang charging nun and also meron din siyang mga iba't ibang features na upgrade kumpara dito sa phone ito. Now, let's talk about the last part na medyo underrated dito sa phone ito, which is ang kanyang camera. Meron tayong 2 camera dito sa kanyang likod, which is ang 50MP camera at isang design dahil nga unspecified daw to. So, sabihin na lang nating design guys, design. Now, dito naman sa kanyang selfie camera, meron itong 8MP selfie camera. For the result, I can say na napaka-natural at napaka-color accurate talaga ng capture o di kaya man ng mga photos na kinuha ko with this phone. Siguro guys, kapag merong sun o di kaya naman merong natural lighting, parang iPhone talaga yung kanyang kuha para sa akin. Pero depende nun guys, dahil nga medyo chamba-chamba talaga yung pagkuha natin ng photos. Minsan parang dull o di kaya naman kulang sa kulay yung kanyang kuha. Minsan naman para talagang iPhone yung kanyang kuha. Parang iPhone 6, iPhone 7, parang ganun. So, para sa akin guys, okay na talaga ang kanyang camera o di kinman photo quality. Ngayon, pagdating man dito sa kanyang selfie, medyo same pa din, napaka-color accurate at napaka-natural lang kanyang dating. Pero guys, mas low quality na siya dahil nga 8MP na lang siya. Ngayon, for the video quality naman, ang phone to ay aabot ng 2K at 30fps na video quality using both back and front camera. So, ngayon, try natin. So, eto na nga guys ang video quality ng 2K at 30fps dito sa Tecno Pova 4. So, meron din siyang EIS pagdating sa 1080p. Ngayon, try natin. So, eto naman guys ang EIS stable o di kaya naman ultra steady mode on. So, ano sa tingin nyo? Steady ba siya? Kinagalaw-galaw ko, di ba? Okay ba? Comment down below. At ngayon guys, try naman natin dito sa kanyang selfie camera. So, eto naman guys, ang video quality using the 2K at 30fps dito sa kanyang selfie camera. So, ano sa tingin nyo? Okay ba? Comment down below. Ngayon, overall, para sa akin, pagdating dito sa kanyang video quality guys, medyo okay lang siya. Hindi po siya ganun kaganda at hindi po siya ganun ka-accurate pagdating sa kanyang kulay. Though, siguro, kapag ikaw ay nagbi-video-video outdoor o di kaya naman sa merong mga natural lighting, well, okay pa rin naman ang result dito sa phone ito guys. Dahil nga, maganda talaga siya kapag merong natural lighting. Pero kapag ganito, studio light, medyo hindi po niya masyadong kuha yung color. So, para sa akin guys, okay talaga to kapag natural lighting na siya. Now, overall, recommended ko ba si Tecno Pova 4? Well, definitely, yes, kapag ikaw ay isang gamer o di ka naman gusto talaga ng isang improve na performance. Dahil nga guys, kapag ikaw ay into camera o di ka naman into display, well, siguro, mas piliin mo yung Tecno Pova 3. Ngayon kasi, same na lang sila pagdating sa price. In terms of performance, eto talaga ang bagong king pagdating dito sa price range na to. 7,000 to 8,000, parang walang mga Helio G99 dito sa price na to. So, eto talaga guys, ang pinaka, o di ka naman number 1 pagdating sa performance in this price range.
So I guess that's pretty much it for this video, guys. Napakasulit talaga ng phone na to. So hindi talaga masasayang yung pagwawaldas ko para lang ma-review ang phone na to. Kung hindi ka pa nakasubscribe, well, definitely subscribe now dahil nga meron kaming upcoming na mga giveaway. So para maka-join, subscribe lang. And also guys, like this video and also comment down below kung ano pa yung mga gusto nyong i-review dito sa channel namin. That's it, I'm JP and this is GTN TV. Thank you for watching and God bless. Bye-bye. Dum 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 d